Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 8, 2024. Pag-usapan po natin ang patuloy na kaganapan, lalo-lalo na po sa Kongreso. Narinig po natin minsan si Martin Romualdez na sabi niya, walang makakapigil sa quadcom sa ginagawa nitong investigasyon upang malaman ang katotohanan relative sa war on drugs of the former President PRRD at tungkol po dito sa investigasyon na ginagawa ng Committee on Good Governance relative to the confidential funds of the Vice President in the sum of 125 million for the 2022 budget sapagkat ayon kay Martin Romualdez, hindi na natin o hindi na nila kailanman papayagan na mabalik ang ating bansa sa kadiliman at kasamaan. Ang sabi niya, matatandaan sa kasaysayan ang 19th Congress as one of the best sapagkat hindi sila titigil sa paghahanap ng katotohanan. Well, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang masasabi po natin, una, it is not for them to judge history as whether the 19th Congress is one of the best. It would be for the Filipino people themselves to judge whether or not the 19th Congress is the worst or the best. At sa atin pong paniniwala, this is the most corrupt. This is the biggest criminal syndicate organization, the 19th Congress of the Republic of the Philippines, both the lower house and the Senate. Bakit po? Sapagkat sa kabila ng kalamidad na tumatama sa ating bansa, halos buwan buwan at maraming taong namamatay at nagdurusak, ang Kongreso ay nakakonsentrate sila sa mga investigasyon, gumagastos ng malaking pira upang halongkatin, maghanap ng mali sa dating administrasyon, Pangulong Duterte at sa Vice Presidente kay Inday Sara. Sinasabi po nila na noong panahon ni Pangulong Duterte, talamak ang droga, talamak ang krimen. Kung ikukumpara sa panahon ng kasalukuyang bangag na Pangulo at bangag na administrasyon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin, tayo ang tunay na husga sa kasaysayan. Karanasan po natin na noong panahon ni Pangulong Duterte, natakot po ang pisalis ng gobyerno na maging namangurakot sapagkat alam nila gagamitin laban sa kadla ang kamay na bakal. Ang mga adik, ang mga posers ay halos maubos po. Pero ngayon, nagbabalik po ang mga kriminal sa kalsada at ang korupsyon po ay talamak. 3 taon na pong nanunungkulan ang bangag na Pangulo pero wala po tayong nakikita na anumang proyektong pangkaunlaran. Sa halip ang nakikita natin panay pangungurakot kanan at kaliwa sa kabila ng patuloy na kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. So ano po ang solusyon dito? Ang nararapat pong solusyon ay patalsikin ang kasalukuyang Pangulo at ang kanyang bangag na administrasyon. Buwagin ang 19th Congress sa pamamagitan po ng people power na
Nananawagan po tayo sa sambayan ng Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, na tayo po ay magdunsan ng Edsatris. At ganun din po ang ating panawagan to those men in uniform, both in the PNP and in the armed forces. Magkaisa po tayo sa mga taga-simbahan, anuman po ang sikta o relihiyon. Nananawagan po tayo na tayong lahat ay lumabas upang mag-people power. Ikunita po ang kasalukuyang administrasyon ng mga kurap na congressmen, senador at ng mga opisyalis ng pamahalaan. Ito lamang po, mga kabarangay, mga kababayan, ang makakapagligtas sa ating bayan. 2028 is a very long way to go for a very kurap president. Hindi lamang po kurap ang presidente natin. Alam po natin, adik. At wala po tayong maaasahan sa isang adik na pangulo kasama po ang kanyang pamilya. So, sinasabi po nila, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na mas maganda ang pamamahala nila ngayon. Natural, hindi po nila itatanggihan. Patuloy po na naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Tumataas ang bilihin. Wala po tayong nakikita na kung paano ito malulunasan. Ang ginagawa po na kasalukuyang administrasyon, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay mamundod ng pera bilang suhol upang masabi lamang na sila po ay may ginagawa. Pero ito pong kanilang ipinansusuhol ay bariya lamang sa pera na kanilang pinukurakot. Imagine po, for the 2025 national budget. Ang budget po na inilaan ng Kongreso ay 6.something trillion. Samantalang ang revenues po na inasahan na makukulikta ay nasa 4.something lamang. So, uutang po ng something about 1.7 trillion for the 2025 budget. Wala naman po silang ginagawa na mga plano kung paano ito magagamit sa pangkaunlaran. Marami silang binabanggit na plano, pero mismo inamin ni Kimbo, inuulit po natin ito, ang sabi ng Pangulo sa kanyang SONA ng 2022, we have completed 5,500 flood control projects funded with 550 billion. Pero pagkatapos po ng SONA, hanggang ngayon, paulit-ulit na binabaha ang Metro Manila at ang iba't ibang syudad at lugar sa Pilipinas. Worst thing with it, inamin po ni Kimbo, chairwoman of the Appropriation Committee of the Lower House, that the money intended for 5,521 flood controls budget was diverted. So ibig sabihin, wala po talagang nagawa na flood control project sapagkat ang pera ay na-divert. Hindi natin alam kung saan nadala yung 500 o 550 billions na yun. Hindi natin alam kung saan nadala, pero ayaw imbestigan ng Kongreso. Sinasabi nila na sila ay na pinangangalagaan nila ang kaban ng bayan sapagkat ito ay pera ng taxpayer. Pero hindi naman po nila iniimbestigahan kung saan napunta ang pera niyon. Kaya hindi po totoo ang kanilang sinasabi
na sila po ay nangangalaga sa pera ng bayan. Kalukuhan po ang kanilang sinasabi na kaya nila iniimbestigahan ang Vice Presidente with respect to using the confidential funds in 2022 in the sum of 125 million ay upang malaman kung tama ang paggasta ng pera ng bayan. Sapagkat kung totoo po na kanilang pinangangalagaan ang pera ng bayan, ito po sana ang kanilang imbestigahan. Kung sana